bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay umupo at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa oras na ito sa inyong pagsama sa amin. Sa loob ng itong linggo, pinag-aralan po namin ang inyong banal na kasulatan. Sa aming kakayahan, wala po kaming magagawa. Nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong pagpanubay sa aming pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po kumilos sa bawat isa at gumabay sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Yesu Kristo. Amen. So, buksan po natin ating mga Biblia. So, Matthew chapter 7, verse 21. Matthew chapter 7, verse 21. So, magmula verse 21, babasahin ko po ilang talata. So, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa inyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan? At sa inyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung makagayon ay ipahahaya ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, welcome po kayong lahat sa itong pangalawang session ng Bible Seminar. So, yung session 1 kahapon po, ano po yung pinag-aralan po natin? Tungkol sa manok itlog. Oh, naalala niyo po ba? Alin po ba mas mauna? Manok po ang nilikha ng Diyos. Manok? Yung mga unbelievers po, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi po sila nakakasagot sa ganung simpleng tanong. Alin ba mas mauna, hindi sila nakakasagot dahil hindi sila naniniwala sa creation. Kung naniniwala, kung alam nila yung creation, madali lang, ang Diyos ang gumawa. Pero kung hindi sila naniniwala sa Diyos, mahirap malaman, alin ba mas mauna? Manok ba? O itlog? Ikot-ikot, kaya nahilo sila. Kahit ano, okay lang sa akin. Basta yung chicken lang gusto ko, o itlog. Yung pinasal. Wala akong pagkialam dun sa mga unang studya. Kahit saan, okay lang. Basta kung may pagkain ngayon, okay na sa akin. Mali po yun. So, dapat malaman po natin kung saan nanggaling yun. Dahil doon, alam natin, may idea po tayo kung ano ang purpose. Kung ano ang purpose. So, bakit nilikha ng Diyos yung manok? Para sa tao, para sa atin. Para may makain tayo. Tapos, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para sa Diyos. Para sa Diyos. Hindi para kumain ng manok. Para sa Diyos. Kaya inilagay ng Diyos sa atin yung kanyang larawan, yung kanyang kawangis. Ano po yung larawan ng Diyos? Espiritu. Mahalaga po yun po yung laman.
Yun po yung pinakamahalaga sa tao. Bakit mahalaga ang tao? Dahil sa Espiritu. Hindi dahil sa ating laman. Dahil sa Espiritu, yung Espiritu po, hindi po ito mawawala. Pagkatapos ng buhay natin sa lupang ito, dadaan po tayo sa kamatayan. Ano po yung meaning ng kamatayan? Kamatayan po ay separation ng katawan at Espiritu. Separation. Hindi po yung mawala, hindi mawala ay isang tao. Pagkatapos, haharap ta sa hukuman ng Diyos, tapos ang magiging issue po doon sa hukuman ng Diyos ay kasalanan. Kasalanan. Kung may kasalanan, may parusa. Tapos, kung walang kasalanan sa langit. Pero, sino pong walang kasalanan? Lahat po tayo may kasalanan. Kaya, bago po tayo humarap doon sa hukuman ng Diyos, habang buhay pa tayo sa mundo ito, dapat malaman po natin yung paraan kung paano mapatawad yung kasalanan. Dito din po naguguluhan po maraming tao. Paano mapataw yung kasalanan? Alam nila, yung pakaalam po nila sa kapatawaran ng kasalanan ay sa pamagitan ng paghingi ng tawad. Yun lang alam nila. Pag humingi ako ng sorry, humingi ako ng tawad, mapatawad na yung kasalanan. Kaya ang ginagawa po nila, pag kumawa ng kasalanan, nangungumpisa. Tapos, kinabukasan, nakakasala pa rin. Tapos, humingi ng tawad. Ay, napatawad na dahil humingi na ako ng sorry. Kinabukasan, ganun na naman, nakakasala pa rin. Hindi po ganung paraan ng kapatawaran ng kasalanan. Nakasulat sa Bible kung paano mapatawad yung kasalanan. Nakasulat sa Bible. Yun po yung dapat malaman natin kung paano. So, dito po, hindi lahat ng nasasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ibig sabihin, hindi lahat ng nagtadasal. Hindi lahat ng nagtadasal Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sino po ba nagsasabing Panginoon, Panginoon? Yung mga naniniwala o hindi? Naniniwala po sila sa Diyos. Kaya, nagsasabi silang Panginoon, Panginoon, tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon. Pero, hindi daw lahat papasok sa langit. Sino lang pumapapasok sa langit? Dito ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Will of my Father. Ito po yung mahalaga, will. Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos? Ano ang gusto niyang mangyari sa buhay natin? Hanggang ngayon po, kahit maraming tao ay naniniwala sa Diyos, pero kung titingnan po natin yung kanilang buhay, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kanilang sariling plano, sariling kalooban. Kaya doon po sa yung panalangin po ni Jesus, sabi po ni Jesus, nung sinabihan po siya ng mga alagad niya, yung mga alagad ni Jesus ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming manalangin. Sinabi ni Jesus sa kanila, ganito dapat sabihin mo sa panalangin. Yung kaharian ng Diyos, kaharian ng Diyos nawa dumating. Kalooban mo nawa matupad. Kalooban mo nawa matupad. Hindi yung kalooban ko. Kaharian mo kaya, kaharian ng Diyos nawa dumating sa lupa. Kaharian ng Diyos. So yun po yung unang turo ni Jesus sa prayer.
Dapat natin malaman kung ano ang tamang panalangin, kung ano ang tamang pananampalataya, kung ano ang kalooban ng Diyos. So, pero sila po, tumatawag po sila sa pangalan ng Panginoon. Kaya verse 22, sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami propesya? Hindi ba nagpropesya kami sa inyong pangalan? Nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan? Sa inyong pangalan, gumawa kaming maraming gawang makapangyarihan. Kaya, akala po nila, naligtas sila. Akala po nila, naligtas sila, born again sila, pupunta ako sa langit, naniniwala ko sa Diyos. Dahil ito po yung experience po nila. Nagturo. So, medyo nasa position po sila ng teacher. Nagtuturo. May alam sila sa Bible. Nagpalayas ng mga demonyo in Jesus' name. Tapos maraming mga gawang makapangyarihan, mga himala, miracles. Malaking bagay yun, yung mga himala, miracle. Halimbawa, sino dito may sakit? Ngayon. May sakit. Tapos, halimbawa, mayroon akong power, healing power. Tapos, pag na-pray ako, gumaling ka na. Ngayon, bukas, marami dito, hindi. Punong-puno, hindi kayo makakapasok dito. Maraming mga may sakit, dadali nila dito bukas. Pag nakita nila ganung mga gawang makapanghimala, so, wow! Kaya doon po sa Batangas, sa tabi ng Tanawan, may puso tumitibo, alam mo? Yung Padre, Padre Pio. Okay, Padre Pio. Padre Pio. Daming tao galing sa Manila. Ang haba ng pila ng sasakyan galing sa Manila. Bakit pumupunta sila doon? May healing power daw doon. May healing power. Gusto nilang ganon. Mahilig po sila sa ganong mga bagay. Kaya, meron po akong ganun mga power, healing power, siguro, daming tao pupunta dito. Pero anong sabi ni Jesus? Kahit nagpalayas ng mga demonyo, in Jesus' name, gumawa kayo ng maraming gawang makapangyarihan, healing, in Jesus' name, pero sabi ni Jesus, hindi kita kilala. Sino ka? Experience mo ay walang kinalaman sa akin. One side. Akala mo na kilala mo ako, pero hindi kita kilala. One side. Ito po yung religion. Ano po yung malaking difference ng religion? Religion, doon po sa religion, walang relation sa Diyos. Walang relation, walang tamang relation kay Jesus. Halimbawa po yung Duterte, Pangulo dito, Duterte. So, kilala po ba ninyo si Duterte? Pero kayo po kilala niya? Hindi. Pagkakilala, dapat both side. Both side. Ay, akala ko, best friend ko siya. Pero hindi ka makapasok sa Malacañang. Yung pagkakilala, dapat both side. Both side. Bakit ganitong nangyari? Ginamit nila yung pangalan ni Jesus. May experience po sila. Pero verse 23, sabi ni Jesus, kung makagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi kita kilala. Kailanman, I never knew you. I never. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.
So, meron silang sariling, meron po silang sariling kaalaman. Meron silang kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kay Jesus, tungkol sa Biblia, pero yung kanilang kaalaman hindi po ayon sa Bible. Yun po ang problema. Tradition. Tradition po ito. Mga teaching ng religion. Teaching po ng religion. Kaya, kung anumang kaalaman meron po kayo tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, kailangan po, i-check po ninyo kung tama ba ito. Yung may alam ako, may alam ko, may alam ako tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus. May nagtatasal ako. Pero, yung pagkaalam ko tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos, ay ayon ba sa Biblia o hindi? Yun ang mahalaga. Checking. Exam sa dili. Roma chapter 10, verse 3. So, verse 2 muna. Roma chapter 10, verse 2. Ako ay makapagpapatuto na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. So, ako po dito ay si Apostle Pablo. Si Apostle Pablo ay so makapagpapatuto na sila, yung Israelita, may sigasig. May sigasig para sa Diyos, pero hindi ayon sa kaalaman. May sigasig. Kaya nagsasabi silang Panginoon, Panginoon, nagdadasal sila, tapos sumasali sila sa mga gawain sa church, nagtsatsaga sila. May sigasig. Alam natin sigasig, di ba? Sigasig. Maganda yung sigasig. Mainit yung puso. Pero anong problema? Hindi ayon sa kaalaman. Ang bilis ng takbo. Ang bilis ng takbo. Okay? Pero mali yung direksyon. Mali yung direksyon, kaya delikado. Pag mabagal po yung takbo, madaling bumalik, di ba? Paglakat lang, madaling bumalik. Ay, mali dyan, dito ka. Pero ang bilis ng takbo, mga highway, malayo na, mahirap bumalik. Kaya bago mag decide po kayo saan ako pupunta, so kailangan po check-in muna yung direction muna. Kung tama ba ito. Verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at pagsisikan nilang maitayo ang sariling matuwid, ay hindi sila nagpapasako sa pagiging matuwid ng Diyos. Sariling pagiging matuwid. Sariling isip. Sariling pananaw. Ganito yung pananaw ko sa buhay ko, ganito pananaw ko sa religion, sa Diyos, sariling katuwiran. Pero, dahil sa kanilang sariling matuwid, hindi sila nagpapasakop sa matuwid ng Diyos. Kaya kung pumunta po kayo sa hospital, sino po yung consultant doon? Doctor. Okay. So, nakikinig po tayo. Sumasanggunit po tayo sa doctors. Ano mang sinasabi nila, sinusunod. Kasi may tiwala po tayo sa kanila. May tiwala tayo. Pero yung kwak-kwak. Tiwala kayo sa kwak-kwak? Kwak-kwak na doctor, wala sa license. Delikado yung mga reseta nila. Baka maging baliw. Kung walang tiwala, so ano mang sinasabi, hindi natin
pinapakinggan. Kung walang tiwala. Sa oras na ito, Bible Seminar. So, tiwala po kayo sa akin o hindi? Hindi ako kwak-kwak. Baka kwak-kwak ako. Kwak-kwak na pastor. Bulaang pastor. Huwag po kayo mag-alala dahil Bible lang gagamitin ko. Kaya tingnan niyo po mabuti kung anong sinasabi ko. Kung Bible ang nakikita mo sa itong Bible Seminar, dapat pakinggan ninyong mabuti. Pero kung mga sariling storya lang, so kahit baliwalain, okay lang. Kasi tao lang ako. Yung personal experience ko, may ganito, pwede itabi lang. Pero kung pagdating sa words of God, dapat makinig po tayo ng mabuti. Dahil ito po ang katotohanan. Meron po kayong Bible. Sa Christian bookstore, maraming Bible. Apat na version sa Tagalog. Maraming English version. Maraming paraan. So, kahit anumang religion po kayo, sa itong Bible Seminar, nasa harapan po tayo ng Bible. Ito po yung pinaka-doktor. Yung Bible po ay doktor sa atin. Kaya magpa-check po tayo sa Bible. Kung malusok pa, kung okay ba yung spirito ko sa harap ng Diyos, magpa-check up. Kung may sakit, so kailangan gamot. So, ngayon po, patuloy po natin po yung pag-aaral sa evidence. Ito po yung kahapon tungkol sa purpose ng buhay. Okay. So, hanggang sa kamatayan, 70 or 8 years lang. So, ito lang po yung pinag-isipan po ng maraming tao, pinatutunan ng tao. Pero, yung will of God, so kanina po, di ba, will of God. Yung kalooban po ng Diyos ay hindi po masayang buhay natin sa lupa sa loob ng 70 or 8 years. Ito yung temporary lang, temporary. Yung pinakakalooban po ng Diyos ay ito, eternal life. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung pinakatirahan po natin sa langit. Kaya habang buhay pa tayo sa lupa, sabi ni Jesus, dapat maipanganak ka muli para makapunta sa langit. Kung hindi, saan pupunta? Dito. Walang hanggang sa langit, walang hanggang sa impyerno. Kaya, alin po ba mas mahalaga? Ito po yung mas mahalaga. Kahit mahirap man tayo sa lupang ito, okay lang dahil temporary lang yan. Temporary. May sakit, okay lang dahil temporary lang ito. Darating yung time na dadalhin po tayo ng Diyos doon sa kaharian ng Diyos. Yung kamatayan po, ano po yung meaning ng kamatayan? Yung parang pintuan na lang pintuan. Papasok tayo doon. Pagkatapos, dalawang pupuntahan. Kaya depende sa inyong mga choice dito, depende sa inyong choice. So, kung saan pagpunta natin sa langit o sa impyerno ay nakadepende sa choice po natin sa lupa. Kaya sabi po nila, yung buhay natin ay B, saka D, C, D. Okay. Bird, ito death, ano po ito? Choice. Maraming choice, di ba? Mag-ingat, nag-ingat po tayo sa mga choice. Saan mag-aaral ako, saan papasok ako sa trabaho, anong kakainin, o blalo ba, o sinigang. O sinigang na baboy, sinigang na hapon, masakit yung ulo.
sa daming mga option sa buhay. Marunong po tayo sa ganung mga choice. Tapos tinitingnan po natin kung ano ang mas maganda, kung ano ang mas matibay, kung ano ang mas mas masarap. Pero hindi ganung kahalaga po yung choice na yon, dahil temporary lang yan. Kahit kumain po tayo kanina yung dinner, tapos mamayang gabi, gutom tayo, hindi. Bukas ng umaga, gutom? Gutom. Kaya, almusal, busok na. Pero hanggang kailan, busok? Tanghalya, pagdating tanghalya, busok pa? Gutom na rin. Hindi po tumatagal yung mga kabusogan sa mundo. Bayar, pag binayaran mo na yung bills itong buwan, so, magaan, puso. Pero next month, darating pa yung next month, susunod na bill. Water bill, electric bill. So, tunay na kaligayahan po ay wala dito. Kaya, sinabi ni Jesus, ito ay kalooban ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 27, nung nilikha ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan. Yung larawan po ito, spirito. 1 chapter 4 verse 24. Kaya yung anak, bakit ganito yung mukha? Saan yung kamukha ni tatay? Kaya copy face. Okay? Control C, control V. Ito si Hanor, Pastor Lee. Tapos yung pag nakita niyong anak kong dalawa, malalaman mo, ay ito anak, siguro anak ni Pastor Choi. Kamukha. Copy face. Maliit yung mata. So, ganito po tayo. Nasa atin po yung larawan ng Diyos. Kamukha tayo ng Diyos. Kamukha tayo ng Diyos. Kaya mahalaga tayo, hindi? Mahalaga. Dahil may espiritu tayo. Kaya nakakalungko na bagay na isang tao na may espiritu ng Diyos ay mapupunta sa imperno. Mayroon na yung paraan sa Bible kung paano maligtas, kung paano maipanganak na muli, kung paano makapunta sa langit. Pero dahil sa mangmang sa katuwiran ng Diyos. So, sinisikan nilang may tayo ang sariling katuwiran, sariling isip, sariling pananaw. Ay, ganito yung pananaw ko. Ganito yung katuwiran ko. Kaya mangmang sila sa katotohanan sa Bible, yung paraan ng Diyos. Kaya napupunta sila sa internet. Sayang. Kaya kailangan po natin buksan po yung ating puso sa katotohanan. Kahit anumang sinasabi ng Bible, tatanggapin ko. Kahit anumang sinasabi sa Biblia, susundin ko. Ngayon po, pag-aralan po natin mga ilan istorya sa Lumang Tipan. Magmula sa simula ng kasaysayan, ito po yung mga history ng sa Biblia, mga evidence. Para meron pong dalawang purpose sa ganitong mga pag-aaral. Una, ito po yung nagiging evidence sa atin. So, kailangan po natin pag-aralan yung mga nakikitang ebidensya para mas madaling maintindihan. Para mas madaling maintindihan. Tapos, pangalawang purpose, sa ganitong mga nangyayari, may lesson ng Diyos. Bakit ganyan ang nangyayari sa kanila? So, para makilala po natin ng Diyos kung ano ang kalooban niya, kung ano ang katangian ng Diyos. So, kailangan po natin pag-aralan yung mga ganitong history sa Biblia.
So, alam po natin yung creation. Doon po sa halaman ng Eden. So, inilagay po ng Diyos sa gitna ng halamanan, dalawang puno. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pakakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, tiyak na mamamatay ka. So, kilalang story po ito. So, doon po sa Eden Garden, so, may dalawang uri ng puno sa gitna. Isang puno po ay pinagbabawal. Punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mahaba po yung pangalan. Hindi po mansanas. Isa po yung bawal, pinagbabawal ng Diyos. Huwag kang kakain. Tapos, ito po yung warning. Sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamatay ka. Tiyak. Surely, tiyak na mamatay ka. So, bakit iniutos ng Diyos ganito sa lalaki? Hindi pwede wala ganito. Sige, enjoy lang, enjoy. Bakit inilagay ng Diyos isang bawal? Ano ang purpose? Bakit may bawal? Para may idea po tayo sa story na ito, halimbawa po, so, dahil walang blackboard, ito po yung ito yung tubig, ito po yung halimbawa yung tubig. Tubig, tapos ito yung lupa. So, sa tubig may isda. Sa tubig may isda. Tapos dito tao. Okay. Sinabi ng tao sa isda, isda. So, pwede kang pumunta saan man sa tubig. Pero, isa lang bawal sa iyo. Ano pong isang bawal sa kanya? Huwag kang lumabas dyan sa tubig. Pag lumabas ka, papatayin kita. Ano pong mas tama doon? Papatayin kita o mamatay ka? Mamatay ka. Hindi po papatayin kita. Kasi mangyari yun. Alam po ng itong tao kung ano ang boundary ng isda. Kung ano ang boundary ng isda. Alam ng tao kung dapat saan magstay para maging masaya, para masaya siya. Kaya, sabi niya sa isda, sabi ng tao, magstay ka dyan sa tubig. Tubig ang dapat pagstayan mo. Pag lumabas ka dyan, mamamatay ka. Tiyak na o hindi? Tiyak na mamatay ka. 100% mamatay ka. Ito po yung boundary ng isda. Pero isang araw, itong isda naging curious. Ano ba, ano kaya meron sa labas? Gusto kong lumabas. Baka may mas masarap na pagkain doon. Ay, boring ako dito. Puro tuna sa tubig lang ako.
Puro isda lang yung kaibigan ko. Gusto kong maglaro sa mga iba, yung mga aso, pusa. Kaya isang araw, sa kanyang sobrang curious, lumabas siya. Lumabas. Anong nalalaman niya dito? Ah, meron pala ganitong mundo. Tapos, patay na. Alam niya na mayroong ganitong buhay, pero namatay na. Ayon sa sinabi ng tao, mamatay kita. Pinatay ba siya ng tao? Hindi po, namatay siya. Ganun po yung meaning doon sa utos ng Diyos. Bakit po mayroon isang bawal? May lason po ba doon sa prutas? Hindi po. Ito po yung boundary, yung salita ng Diyos. Dapat manatili ka sa loob ng words of God. Ang Diyos ang lumikha. Ikaw ang nilikha. Dapat ang tao manatili sa loob ng words of God. Pag lumabas ka dyan, papatayin kita o mamatay ka? Mamamatay ka. Tiyak na. Ito po yung utos ng Diyos. Magstay ka sa salita-salita. Pero yung tao, anong ginawa niya? Naging curious. Kaya doon po, sinabi ng Ahas. Sinabi ng Ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamatay. Sige lang. Sige. I-try mo. Mabubuksan mo ang mata mo. At magiging kagaya ng Diyos. Ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. Makikilala ng mabuti at masama. Kaya kumain sila, si Eva muna, okay? Tapos ibinigay niya sa kanyang asawa, si Adan, silang dalawa kumain. Ano po yung resulta? Namatay ba sila o hindi? Yung kanilang katawan, buhay pa. Pero anong sabi ng Diyos? Tiyak na, mamamatay ka. So, nung kumain sila, sabi ng Diyos dito, sa araw na ikaw ay kumain yun, sa araw na ikaw ay kumain, tiyak na mamay. Nung kumain po sila, ito ba nangyari o hindi? Kung hindi ito nangyari, nagsinungaling ng Diyos. Kaya nangyari po ba ito sa araw na yon? Nangyari. Pero ano ang namatay? Spirito nila ay namatay na. Yun po ang nangyari. Nangyari po ito nangyari. May namatay. Pero hindi po yung katawan. Kundi yung kanilang spirito ay namatay. Tiyak na namatay. Namatay sila sa araw na yun. Yun po yung nangyari po dun sa halamanan ng Eden. Kaya isang tao na taong nilikha ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos Espiritu ay namatay na sa Espiritu. Putol na po yung fellowship, putol na. Brown out na, wala ng kuryente. So, tinawag ng Panginoong Diyos sa lalaki sa kanya, sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan, ako ay natakot, sapagkat ako ay hubad, ako ay nagtago. Nagtakot, hubad. Sinong nagsabi sa kanya na hubad ka na? Walang nagsabi. Okay. Pero nung kumain po sila, so alam na nila na hubad, nakahubad na ako. Kaya nahiya. Nagsimula po yung hiya. Nagsimula na yung takot. Alam niyo po ba kung saan galing yung takot at hiya? Galing sa kasalanan. Kung walang kasalanan, matapang tayo, di ba? Hindi po natatago, walang takot. Pero bakit may takot, natatakot, nahihiya? Dahil may kasalanan na tayo. Kaya natago siya. Ganun din po, natatago. Hanggang ngayon po. Kaya isang parusa ng Diyos sa babae,
Paranamihin ko ang paghihirap mo sa inyong paglilihi, manganganak ka ng paghihirap. Ito po yung isang parusa ng Diyos sa babae. Kaya hindi katulad ng ibang hayop, yung tao lang po, napakahirap sa panganganak. Yung ibang hayop, madali lang sila, di ba? Parang madali lang. Pero ang tao po, di ba dati, nung wala pa pong mga hospital o CP, maraming nanay namatay sa panganganak. Ang hirap po. Tapos yung anong sumpa ng Diyos sa lalaki? Dito po, ito po yung parusa ng Diyos sa lalaki. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng inyong mabigat na trabaho. Kaya yung mga tatay po, trabaho na trabaho na trabaho. Mula ng umaga hanggang hating gabi, bagot na pago sila sa trabaho. Pati yung mga nanay din, trabaho, pagkulang po yung kita ng asawa, si nanay. Ito po yung sumpa dahil sa kanilang kasalanan. Kaya, sumpain ang lupa dahil sa iyo, yung sumpa po, yung lupa po ay sinumpa ng Diyos. Tapos, pinalayas po sila sa alaman ng Eden. Roma chapter 5 verse 15, 5 verse 12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at ang sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nakasala. So, ito po ay napakahalaga po. Isang tao po ay sa pamamagitan ng isang tao po nakasala sa una, si Adan. Sa una. Kaya pumasok ang kasalanan sa salibutan. Parang virus. Itong COVID-19, sa una po, ilang taon po? Ilan po, sa ilan nagsimula? Isa. Pero ngayon po, marami na po, marami. Ilan po ba ngayon? Sobrang dami. Kumakalat po. Kaya nahawa-hawa. Parang yung virus po ay kasalanan din po, kasalanan ng tao ay kumakalat sa tao hanggang sa oras na ito. Kaya sa ngayon po, lahat ay nakasala. Sa una, isa lang. Pero ngayon po, lahat ay nakasala. Kaya lahat ng tao po ay nahawa. May kasalanan tayo. May kasalanan tayo, wala? Ako lang meron? Para wala kayo. Konti lang. Mabait ako. Sa palaray ko po, mas mabait po kayo sa Korea. Talo po kami. Mas mabait, kind, open mind. Kahit hindi kilala, sa kalsada, nagpapati, di ba? Hello. Pero sa Korea, pag nagpapati kayo sa mga hindi kilala, magagalit sila. Tingin-tingin sila. Bakit tumitingin ka sa akin? Mas mabait kayo. Pero sa harap ng Diyos, sa harap ng Diyos, pareho tayong makasalanan. May kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa puso. Okay? Pag mabait po, sabi nila, mas maraming kasalanan dahil nangyari sa puso. Konti lang lumabas. So anyway, lahat ay nakasala. So dito po natin nakikita yung dahilan kung bakit may kasalanan ako. Walang nagtuturo sa akin, pero marunong na akong makasala.
Bakit? Sinong nagturo sa akin ng pagsisinungaling? Si nanay ba nagturo sa mga bata? Anak, dapat ganito magsinungaling ka para hindi ka mahuli. Meron po ba ganong nanay? Dapat ganito? Kailangan alibay? Wala pong ganong nanay o teacher, pero yung mga bata, marunong na sila magsinungaling. Saan galing po yun? Mana. Namana. Nahawa na. Nahawa. Sin virus nandiyan na. Kaya may sintomas. Pag may tarangkaso kayo, anong sintomas? Ibon, sipon, laknan. So, dahil sa virus sa loob. Dahil sa kasalanan sa puso, lumalabas, iba-ibang uri ng kasalanan. Kaya tungkol na sa kasalanan po, Thursday, pag-aralan po natin mas detalyado. So, lahat po tayo ay galing sa Kanya, kaya ito po ay dapat natin malaman kung anong ginawa po nila sa Eden Garden. Dahil, ako po ay inaapektado ng kanilang ginawa. Bakit may kasalanan ako? Dahil, galing ako kay So, ito po yung evidence. Parang bata na story ito, pero may evidence sa Bible para malaman po natin kung nasaan yung halaman na ng Eden. Ito po, bansang Korea. Tapos, dito, Korea, ito, Philippines. Sorry. Nagagalit kayo. Pwede palitan? So, yung bansang Eden Garden, nandun po sa Middle East. Bansang Iraq. Okay. Malapit sa Iraq. So, Genesis chapter 2 verse 10 to 14. So, nakasulat po doon, apat na ilog. Apat na ilog, Bishon, Gihon, Tigris, Euphrates. Sa New King James Version, yung Hittegel, Euphrates, yung pangatlo, pangapat. Sa NIV, Tigris, Euphrates. Ito po yung ginagamit sa mapa ngayon. Sa bansang Iraq po, meron pong dalawang ilog, Tigris at Euphrates. Una, pangalawa, wala po ngayon. Pangatlo, pangapat po ay nakadaloy pa rin po hanggang ngayon, kaya banda po dito yung halamanan ng Eden. Eden Garden. Tapos dahil po sa high technology, so ngayon po, yung una, Bishon, Gihon po, dalawa, ay natakpuan din po sa ilalim ng disyerto. Natakpuan din po sa ilalim ng disyerto, kaya apat na ilog po ay natakpuan na po ngayon. So, panoorin po natin isang video clip tungkol sa Okay. The Garden of Eden, the biblical birthplace of all humanity. The story is one way of showing how the human world came to be as we know it. But is it just a story? Or did Eden really exist? Every culture has a story that says this is how we came to be, this is what happened. One maverick
outbreak scientist was desperate to know the truth. Why did they tell that story? Where did it come from? And what's behind it? He risked everything to find the answer. This is the story of one man's quest for the Garden of Eden. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2 to 3, the famous story, has some verses in verses 10 to 14 where the river is said to come out of the Garden of Eden, and it becomes four hemispheres, and the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia and the modern Iraq. The other two rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other two rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these two rivers and where they joined with the Tigris and the Euphrates to form the famous four headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarens would find Eden. About the time that Zarens was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river, or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a third river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Barima, and it has many multiple branches, and it comes down, kind of comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Bat, Belly Bat River. And it comes around and makes a huge delta by Kuwait. Then he said, oh, the Gihon, it comes out of the land of Kush. And they go, well, then, that he was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of the Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins. These rivers form the so-called four headwaters that flowed southward to form one great river. Zarens believed this was the location of the Garden of Eden. Okay, kompleto na po yung apat na ilog na tukulasan sa ating panahon. Tapos sa unang panahon, sa Genesis chapter 1 verse 7, ginawa ng Diyos ang kalawakan, ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itas ng kalawakan. Ito ay nangyari. Kalawakan po, parang sky to. Yung nakikita po natin yung mga blue sky, kalawakan. Sa unang panahon, may tubig sa itas ng kalawakan. Ito po yung tubig sa itas ng kalawakan. Tapos, yung tubig sa ibaba ng kalawakan, yun po yung dagat at ilog, yung river. Sa ngayon po, ito ay wala. Ito po yung tinatawag na water layer. Pero nakasulat sa Bible tungkol dito, may tubig sa itaas ng kalawakan. Hindi po ulap. Hindi po ulap yung tubig sa itaas ng kalawakan. Sabi dito, divide meaning kahit mga hati-hati. Yun po yung meaning ng division, di ba? Halimbawa, mag-divide tayo ng snake, isang pug, tapos isang piraso lang ibigay ko sa bata, tapos yung lahat yung iba sa akin. Yun po yung divide.
Hindi, di ba? Pag isang piraso lang ibigay sa kanya, tapos yung iba lahat sa akin, hindi yung divide. Kahit unfair yan, di ba? Kahit hati-hati, yun ang division. Dito po, ibinukod yung tubig sa itas ng kalawakan, tubig sa ibabaw ng kalawakan. Ibig sabihin, dapat maraming tubig sa taas. Katumbas ng tubig sa ibaba. Maraming tubig sa ibaba, di ba? Dagat. Halimbawa, tubig sa dagat. Ganong kadami. Kaya dapat, ganong kadaming tubig sa taas. Yun po yung water layer. Hindi po yung ulap. Dahil po sa itong water layer, yung mga harmful rays galing sa sun, di ba? Maraming uri ng rays galing po sa sun, dumarating sa lupa. Pero, yung mga ganitong rays, mga low frequency, tumatagos po sila, pumapasok po sila sa water layer. Pero yung mga high frequency, ito yung hindi maganda sa katawan ng tao, high frequency. Ultraviolet, X-ray, gamma ray. Kaya pag naka-expose kayo sa X-ray ng matagal, hindi po maganda sa katawan mo. Mamatay yung tissue sa katawan mo. Kaya pag sumabog po yung nuclear bomba, makitakot po tayo sa nuclear bomba, radiation. Nuclear radiation. Yun po yung napaka-harmful sa tao. High frequency po yan. Pero noon, dahil sa water layer, yung mga high frequency, yung mga rays, hindi po sila nakakapasok sa tubig. Kaya protection po yan, protection. Kaya ganito lang pumapasok. Ganito nangyayari. Tapos, sa loob ng water layer, so napakaganda po yung mga temperature. Hindi gaanong kalamig, hindi gaanong kainit. Tama lang po sa lahat ng mga tao, hayop sa kayong halaman. So, yung buhay ng tao, Genesis chapter 5, Adan, 930. Ganito, mga 912, 905, 910. Yung pinakamahaba sa Bible, 969. Methusalem. So, bakit ganitong kahaba yung buhay nila? Dahil po sa water layer, protection layer. So, kaya yung tao po ay naprotektaan po ng harmful rays galing sa sun. Okay? Kasi yung mga harmful rays talaga nagiging yung cause bakit tumatanda ng ganitong madali. So yung lifespan hanggang sa panahon po ni Noe dito more than 900 plus yung buhay ng tao. Pero mula dito sa panahon po ni Noe paiksi na paiksi yung buhay ng tao. Kaya hanggang ngayon po ilan po yung buhay ng tao? 70, 80. 10 times diba, difference. Anong nangyari dito sa Noah's panahon? Anong nangyari? Noah's Ark, di ba? Noah's, yung flood, baha. Yung water layer po ay bumagsak sa lupang ito. Kaya 40 days, 40 night, yung rain, yung ulan na walang tigil dahil po sa water layer. Kasi pag konti lang yung tubig, konti lang tubig, hindi po siya umabot ng 40 days, 40 night. Halimbawa po, yung pag-ulan po dito, rainy season, di ba, kahit ilang araw umulan ng malakas, baha. Pero, pag ganyan po yung mga tuloy-tuloy, 40 days, 49, ano mangyayari? Malaking baha. Yung tubig po doon na hindi po galing sa yung ulan po galing sa ulan, di ba? Galing sa ulan ngayon. Kaya hindi po ganun katagal, mga 40 days, 40 night. Pag malakas na yung ulan, sa loob ng 3 days sa ating panahon, maubos na yung ulap. Wala na. Kung ganun, wala ng ulan. Pero sa panahon po nila, bakit 40 days, 40 night, tuloy-tuloy? Dahil may tubig sa taas. Yun po yung water layer ay bumagsak.
Kaya bago po mangyari yung baha, ganito po yung kalaki yung size ng mga insekto, mga dragonfly, 70 sentimetro. Malaki, di ba? 70 sentimetro. Parang drone. Lobster, 2.5 meters. Mas malaki sa tao. Tapos yung hayop. Ganitong kalaki yung yung halaman. Parang higante, higanteng tao, higanteng hayop, mga dinosaurs nandoon. Dinosaurs. Malaking mga dinosaurs. Ngayon, wala na. Ezekiel chapter 31 verse 18, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan. Ibig sabihin, yung punong kahoy sa Eden ay maluwalhati at madakila, ganong kalaki. Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya nung nakasala po si Adan sa kaseba, pinalayas po sila sa halamanan, tapos yung halamanan ng Eden, ibinababa ng Diyos, ipinaba ng Diyos sa ilalim ng lupa, ibinaon. Kaya ganito po yung nangyari. Ibinaon ng Diyos sa ilalim lupa, tapos naging oil. Ngayon po, saan po galing yung mga oils? Galing sa Middle East. Okay. Sa ilalim ng lupa, dati, okay, maraming mga hayop. Ibinaon ng Diyos. Kaya yun po yung naging oil dahil sa init at pressure. Init. Ngayon po, maraming mga oil. So, minanang langis in the Middle East. So, bandang Eden Garden. Bansang Iraq, di ba? Turkey, Syria, Iran, Iraq. Ito yung oil field. Daming mga oil field galing po doon. So, ito po ay location ng Eden Garden. Yung evidence po yung evidence. Pagkatapos ng pagkatapos sila ay pinalaya sa Eden Garden, Genesis chapter 6 po, Genesis chapter 6, patating po sa Genesis chapter 6, nakita po ng Diyos yung kasalanan sa mundong ito. Ito po yung storya po ni Arko ni Noe. Genesis chapter 6 verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So, di ba sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Tapos, pagdating po dito, ano po yung condition? Critical condition. Kaya lahat ng mga tao sa mundo ito, yung buong bawat haka ng mga pag-isip nila ay palagi masama, napakasama. Kaya dito po, so sinabi ng Diyos kay Noe, verse 7, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, mga gumagapang, mga ibon sa impapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. So, nalungkot ang Diyos sa mga tao. Nalungkot. Ano pong dahilan? Dahil sa kasalanan. Kaya dito po natin nakikita kung saan nalulungkot ang Diyos. So, excuse po.
So, ano po yung meaning ng lilipulin? So, lilipulin ay ubusin lahat, di ba? Ubusin lahat. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, so, nalungkot po siya o natuwa po siya? Natuwa. Lungisin lang ka sa mundong ito, laking lungkot. Laking lungkot ng magulang mo. Laking tuwa. Laking tuwa ng magulang mo. Nungisin lang ka sa mundo. Pero pag malaki ka na, tuwang-tuwa pa rin? Depende. Depende. Pero pag malaki na, pag matigas na ulo, hindi na tuwa, lumuluha na. Yung tuwa, naging luha. So, ganun po yung puso ng Diyos. Nung nilikha tayo ng Diyos, nung nilikha ng Diyos ang tao, so, tuwang-tuwa nga siya. Pero dito, tuwang-tuwa nga siya. Sabi niya, nalulungkot ako dahil sa iyo. Nalulungkot ako dahil sa iyo. Ito po ay malaking kasalanan. So, lumayos po, lumayo, lumaya sila sa Diyos. Yun po yung unang kasalanan. Yung mga nanay, tatay dito. So, kahit matigas yung ulo, pero kung nasa bahay na sila, kung nasa bahay sila, okay lang, di ba? Pero pag nalayas po sila, yun ang malaking kasalanan. Pag nalayas, naglayas sila sa bahay, nasa barkada, sa mga, kung hindi sila umuwi sa gabi, yun ang malaking kasalanan. Kahit anuman, dapat nasa bahay. Pero nung nakasala si Adam, si Eva, so naglayas po sila sa Diyos. Kaya ano po yung resulta ng paglayas? Masaya sila sa kalsada? Hindi po. Kaya ganito po yung nangyari. Nalulungkot ang Diyos sa kanila, kaya gumawa po siya ng plano para sa parusa. Ito po yung plano niyang parusa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiram mo ito ng alkitaran sa loob at labas. Ito po yung detail na design, saka yung mga materials, mga sukat. Lahat po ay ibinigay ng Diyos kay Noe. Ganitong hugis, haba, yung luwang, taas. Yung haba po, 300 siko. Isang siko po ay ito. Isang siko. Ito ba yung siko tinatawag? Ito yung tinatawag na siko. Sa Bible, ginamit po ito bilang panukat. Panukat, di ba? Wala pa po noon yung mga metro. O, wala pa pong nung metro. Kaya ito po yung ginamit nila sa sukat, pagsusukat. Isang siko, halimbawa ito po, isang siko at kalahati. Yung ito kalahati, yung luwang, yung isang siko. Kaya pag i-convert po sa metro, halos yung 50 cm siko. Medyo mahaba yung metro ko. Pero pag maiksi, dalawa. Dalawa siko ito. Depende sa haba ng tao. Pero normally po, 50, 45 to 50. Kaya pa-convert po ito, metro, 138 metro. Yung luwak, 23. Tapos yung taas, 40, 14 metro. So, sobrang laking para po ito. Sobrang laking. First floor, second floor, and third floor. Three-story. Mas malaki po siya kaysa football ground. Okay. So, bakit po? Dahil para sa lahat o rin ng mga hayop, kailangan ilagay dito. Kaya pag maliit lang, hindi ka siya. Lahat uri ng mga hayop, isang lalaki, isang babae, so, dinala ng Diyos sa loob ng barko. Tapos, si Noe po, habang gumawa po siya ng barko,
gumawa siya ng barko, pero at the same time, nangaral po siya sa mga tao. Tungkol saan? Tungkol sa darating na parusa, darating na baha. Nasabi ng Diyos na darating ang baha sa mundong ito, paparusahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ng tubig. Kaya sumali kayo dito, pumasok kayo sa barkong ito. Yun po yung mensahe ni Noe. Pero ilan po ba nakasama? 2 Pedro chapter 2 verse 5, kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad. Bagamat iniligtas si Noe na tagapang aral ng katuwiran. Si Noe daw, ano po? Nangaral siya ng katuwiran. Ito po yung buhay ni Noe. Kasama ng pitong iba pa, pito. Sino po yung pitong ito? Asawa niya, tatlong anak, si Shem, Ham, Japheth, yung kanilang asawa. Ito. Konti lang po nakasama sa barko. Bakit po konti lang? Konti lang nakasama. So, narrow way. Yung wide gate, wide way, marami. Pero, darating sa kapahamakan. Lagi po ganito. Yung daan ng katotohanan, konti lang. Dahil mahirap dumaan doon. Konti lang kasama doon. Parang walang saya doon. Pero pag marami, kaya para sa kanila, yung mensahe po ni Noe, so parang value siya. Saan galing yung tubig? Paano magugunaw yung mundong ito sa tubig? Hindi po nila nakita yung ulan sa buhay nila. Kaya mahirap maniwala. Kaya ayaw nila makinig sa sinabi ni Noe, nag-enjoy, gusto nila mag-enjoy sa lapas. Kaya tingnan po natin mamaya. Anyway, dumating na po yung araw ng paghuhukom. Sabi ng Diyos, lilipulin ko ang tao sa ibabang lupa. Tapos yun ang nangyari. Genesis chapter 7 verse 11 to 12, sa 600 taon ng buhay ni Noe, 17 araw ng 2 buwan ng araw na yun, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit na buksan. Umula sa ibabang lupa sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Yung bukal mula sa malaking kalaliman, bintana ng langit na buksan, okay? Ito po yung water layer. Umulan sa ibabang lupa sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Walang tigil. So, lahat ng mga matataas na bundok ay inapawan ng tubig. Patay na lahat. Lahat ng mga may buhay sa ilong ay patay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, mga ibon sa impapawid, sila ay nalipor sa lupa, tanging sinuyad ang mga kasama niya sa daong ang nalapi. So, ito po yung isang ito rin po, parang mga batang story lang, di ba? Paano nagunaw yung mundo nito sa pamamagitan ng pandaigdig ba ito, pandaigdig? Hindi lamang sa Philippines, hindi lamang sa isang bahagi ng lupa. Yung buong mundo, buong daigdig ay inapawan ng tubig. Tapos lahat ng mga tao ay patay na, walo lang naligtas sa pamamagitan ng barko ni Noe.
Kung nangyari po ito talaga, dapat may evidence sa buong mundo, di ba? Sa buong mundo, dapat may evidence ito kung ito ay nangyari. Kaya tingnan po natin yung evidence sa Bible. Ito yung mapa ng loop, yung world, mundo. Doon po sa South America, dito po, Mountain Andes. Napakataas yung bundok na ito. Pero doon po, sa taas ng bundok, may giant oyster. Yung oyster po, dapat nasa dagat. Paano sila nandito sa bundok? May paa sila? Umakya sila? Hindi po. Dinala po sila doon sa baha. Tapos, noong bumalik yung tubig, doon sila natira. Giant oyster. So, more than 500 yung fossilized giant oyster found 2 miles above sea level. 2 miles above sea level. Whale fossils found high up in Andes. Tapos, doon po sa Spain Cuenca, Spain, sa Europe, Cuenca, meron po ganitong mga bato. Hanggang dito, para hanggang dito, inabutan ng tubig, tapos kinain. Maraming ganitong bato. Tapos, yung mga, yung fossil, mga seashell, ay natakpuan po doon. Tapos sa Mongolia, dito, Asia, di ba, Mongolia? So, maraming mga lake, yung Salt Lake. Yung lake po, hindi maalat, di ba? Yung fresh yan, fresh water. Yung dagat lang, yung alat, okay? May salt. Pero yung lake ay may salt. Maraming ganong mga lake. Salty lake. So, bakit po ganitong maraming salty lake? So, yung lugar po nila ay ganitong kataas. Kaya nung umapaw yung tubig, yung dagat, yung tubig ng dagat ay hanggang dito. Tapos, dahil sa ganitong mga hugis, nung bumalik po yung tubig ng dagat, ito po yung parang nakulungan dito. Hindi po sila na bumalik sa dagat. Kaya nakulong sila doon sa mga mataas na lupa. Salty lake. Kaya maraming mga evidence tungkol sa yung daigdig, yung pandaigdig baha. Pero ito po yung isa sa mga mahalagang evidence. Genesis chapter 4 verse 8, nang ikalabing pitong araw ng ikapintong buwan, sumatsat ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Doon po sa bundok ng Ararat, sumatsat ang daong sa ibabaw ng bundok ng Ararat. So, nasaan po yung Ararat? Parang Ararat ito? Hmm? Ararat po ba ito? Arayat. Huh? Arayat po o Ararat? Ararat. Isang letter. Iba. Pag Arayat, madali lang yung pahanapin po natin, Pampanga. Hmm? Pero Ararat, malayo. Pag may budget po kayo, pwede bumisita sa bansang Turkey. Kasi yung bundong ng Ararat, nakasulat sa Bible, ay nasa bansang Turkey. Okay. Dito, nakita nyo, Mountain Ararat. Okay. Ito po yung Mountain Ararat. Dalawang tuktok. Ito, Small Ararat, Big Ararat. Kaya anong sabi sa Biblia? Mga bundok ng Ararat.
mga bundok ng aral, hindi po isa. Eksakto talaga yung Bible. Dito po sa Big Mountains, sa bansang Turkey, yung taas po niya ay 5,137. 5,000. Alam ko po dito sa bansang Pilipinas, yung pinakamataas na bundok, Mountain Apo sa Mindanao, di ba? Mga, alam ko, 2,000 plus something. Ito, 5,000. Kaya doon po sa tuktok ng bundok, sobrang lamig. Kaya lagi may snow, may yellow, lagi. Kaya kahit kahoy po yung barko ni Noe, hindi po siya nabulok. Parang freezer siya, freezer, hindi po siya nabulok. Hanggang ngayon, hindi po siya nabulok. So, iningatan po ng Diyos yung barkong ito para maipakita sa mga tao at malaman po natin na storya sa Bible ay totoong nangyari. Totoong nangyari. Kaya maraming tao umakyat po dun sa bundok. Nakita po nila yung barkong ito. Nag-draw sila ng picture, mga take picture, napa-video. So, maraming mga tao umakyat doon. Ito po yung kanilang mga dinalang evidences. Okay. Fernando Navarra, so nakapunta din siya doon, tapos kasama yung kanyang anak. So dinala po niya yung isang pirasong kahoy doon, tapos pinutol niya ito sa tatlo, tapos dinala sa laboratory para ma-check yung kung gaano kaluma ito. Yung resulta po ng mga pagsusuri, 5,000 years. 5,000 years old yung kahoy ito. Eksaktong tukma sa storya sa Bible. Ito yung picture niya. Tapos, ito Turkey, Chinese Turkish Exploration Team. So, nakapunta po sila din sa Mountain Ararat. Tapos, ito po yung presentation po nila. Mga picture, tapos yung mga evidence. Nakapunta po sila sa Seven Space. Kaya ito po yung location. Kaya, nung nakita po ng mga tao yung kanilang mga picture, may nagsabi, bahay yan, bahay. Pero sinong nakatay ng bahay doon sa taas? Ito po yung barko. Nakapasok sila sa loob, tapos maraming mga picture dinala po nila. So, panoorin po natin isang video clip. Sumikap ako magpatuloy ng mag-isa.
sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano yun. Bumalik na siya noong July 1955 kasama ang kanyang binataanak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang apal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsaga ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunan ang pangmangayari. Alam ko na kung may pagkakataon na tumakamot ng taon ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay, maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matalik na bitak na nasa taas na 13,500 talimpakan. At kami ay malayo na kita, ito'y matigas na kapagod sa iyo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talimpakan na may habang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandali ito. Ako at si Rafael ay tumutuwa na para bang Pasko. Isang may pagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kalilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong Ninoy? Pag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan, ay walang kabuhatan sa loob ng 300 milyon na kapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratory. At ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang sinasalaysay ng Biblia. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now a group of Turkish scientists and NOAA fans, the evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of this eponymous ark. Wooden chambers still intact up here, 2.5 miles above sea level. Good morning, America. Nick Watt, ABC News. Okay, kailangan pa natin puntahan Mount Ararat? Sapat na yung mga evidence nila. Sapat na. Kahit hindi tayo nakapunta doon, pero sapat na. Kung may duda pa kayo, puntahan mo. Mahalaga ito. Mahalaga. Kasi pag nakita mo yung barko doon, anong ibig sabihin? Biblia ay totoo. So tingnan po natin saglit kung anong ibig sabihin ng itong ark barko ni Noe? Di ba 5,000 metro mahigit mataas. Dito po, natagpuan po yung barko ni Noe. Kaya ba ng tao dalhin yung barko ito sa tugtog ng bundok? 5,000? Hindi ito maliit na bangka. Di ba? 138. Hindi kaya. So, bakit na... Sinong nagdala ng barko ito sa itong taas? Baha, di ba? Baha. So, ito yung evidence ng baha. Kung walang baha, impossible ito. Yung baha po ito, sino pong nagdala ng baha? Ang Diyos. Parang itong manok story. Ito. Kung walang Diyos, impossible ito.
Nakita po natin ito, ito yung mga nakikitang evidence. Evidence po ito, nakita ngayon. Maraming tao nakakita ng itong barko sa tukto. Okay. Kaya, ibig sabihin, nagkaroon ng baha. Kung walang baha, impossible ito. Saan galing yung baha? Sinong nagdulot ng baha ito? Ang Diyos. Ito po yung parusa ng Diyos. Parusa. Parusa ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng evidence ito, so, madali po natin malaman na ang Diyos ay buhay, Biblia ay totoo, dahil doon po sa Genesis chapter 8 verse 4, sino po yung nagsulat ng Genesis ito? Moises. Okay? Moises. 3,500 years ago. Si Moises ba nakapunta dito? Malayo. Malayo po yung lugar ni Moises doon sa Turkey. Malayo. Hindi po siya nakapunta dito. Kaya paano nalaman ni Moises na may barko dito? Paano nalaman ni Moises kung hindi siya nakapunta? Sinong nagpaalam sa kanya? Ang Diyos nagpaalam sa kanya. Kung walang Diyos, walang impossible na nakasulat dito sa Bible tungkol sa Mountain Ararat. Mountain Ararat. Kaya yung Biblia ay galing sa Diyos. Tapos, ito po yung mga natuklasan na barko ay evidence na may Diyos. Nakaroon po ng baha. Yung baha po ay parusa ng Diyos. Baha. Ito po yung barko, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Dalawa po nakikita po natin dito. Bakit may baha? Dahil sa kasalanan ng tao. May parusa. May parusa. Hindi basta sinasabi ng Diyos, sige, sige lang, huwag mong gawin yan next time. Kung may kasalanan, may parusa, yun po yung hustisya ng Diyos. Hustisya, justice. May batas, di ba? May batas. Kaya kung lumabak po tayo sa batas, may parusa. Yun po yung batas ng Pilipinas. Kaya nung lumabak po ang tao sa batas ng Diyos, so nakaroon po ng pandaigdig baha, pero at the same time, may pag-ibig ng Diyos. May pag-ibig. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanila, second chance. Second chance. Sino mang magsisi at pumasok sa barkong ito ay maliligtas. Paraan ng salvation. Ito po yung katuwiran ng Diyos. Paraan ng Diyos. Paraan ng kaligtasan. Dito po natin nakikita yung dalawang katayan ng Diyos. Baha, justice. Justisya, tapos parko, pag-ibig ng Diyos. Tapos, sa pagitan, sa gitna, may tao, choice. Papasok ka ba sa barko o hindi? Nabinigyan na sila ng warning sa pamagitan ni Moises. Nabinigyan na sila ng warning. So, tara, lilipulin ko ang tao sa ibabaw ng lupa. Pumasok sa barkong ito. Pero walo lang po pumasok. Yung ibang tao ay ayaw maniwala. Binaliwalaan nila yung warning. Binaliwalaan nila yung warning ng Diyos. Ganun din po sa atin. Tingnan po natin kung bakit ayaw nila pumasok sa barko. So yung tubig po, So, Psalm chapter 33 verse 7, kaya kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya sa isang bunton, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Kaya yung tubig po ay dinala po niya, dinala po ng Diyos doon sa North Pole, South Pole. Noong nasira po yung water layer, nagsimula po yung mga hangin. So, dati wala pong hangin. Kasi walang difference ng temperatura, pero yung mga hangin po, nakaroon po, may hangin, yung hangin po dahil sa
difference ng temperature. Kaya sa tropical region, tropical area mainit, tapos yung South Pole, North Pole malamig, kaya nakaroon po ng mga hangin. Kaya doon po, dinala ng Diyos yung tubig sa bandang North Pole, South Pole. Pagdating po ng tubig doon sa North Pole, South Pole, naging yellow. Kaya patong. South Pole, North Pole, ang size po ng South Pole, so sobrang laki. Tapos yung kapal po niya, 2,000 metro, yung ice peak. Okay? Kaya sobrang daming tubig doon sa South Pole and North Pole. Tapos sa ila, sa mga kalaliman sa mga imbakan, may imbakan po sa dagat. So, yung Mariana Trench malapit dito, yung Challenger Deep. Yung lalim po niya ay 11,035 metro below sea level. Kaya ito po yung imbakan ng tubig. Katulad ng sabi sa Biblia. Tapos, nagkaroon po ng rainbow. So, Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat, kung paano sa mga araw na yon, bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat ay ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, ito po yung sinabi ni Jesus. Okay? Nabanggit po ni Jesus ang nangyari sa panahon ni Noe dahil totoong nangyari yan. Kung hindi totoo po yan, si Jesus ay nagsisinungaling ngayon. Kung hindi po yan nangyari. Nabanggit po ni Jesus ang nangyari sa panahon ni Noe dahil mahalaga yon. Sabi ni Jesus, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sino po ito, anak ng tao? Di ba, nakita mo yung capital A, Son of Man. Ito po yung si Jesus, Second Coming of Jesus. Yung first coming of Jesus nangyari na 2020 years ago. So 2020 years ago, si Jesus ay dumating sa mundo ito first. Ito yung first coming. Namatay siya, tapos binuhay siya muli, umakyat sa langit, sabi niya babalik ako. Babalik. Yun po yung second coming, yun po yung hinihintay ng Kristiyano, hinihintay ng anak ng Diyos. Second coming. Yung una po niyang pagdating sa mundong ito, para sa kaligtasan, kaya namatay siya sa cross. Pero yung kanyang second coming, hindi po para sa kaligtasan, kundi para sa kaparusahan, punishment. Para kukunin po niya yung mga naligtas. Sa loob ng itong mga panahon, between ito, sa pagitan ng itong una, pangalawang pagdating ni Jesus, ngayon po, ipinapahayag ngayon yung ebanghelyo ito, Ebanghelyo sa buong mundo, sa buong bansa, bilang patotoo sa lahat ng mga tao, para bigyan po kayo ng chance. Okay? Para makaroon po kayo ng chance ng makinig at maligtas. Parang barko ito. Magsisi tayo at pumasok po tayo sa itong barko ng kaligtasan. Tapos, yung mga naliligtas po sa loob ng itong panahon ay kukunin sa kanyang second coming. May punishment. Pagdating po niya sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Jesus, ito ay mangyari. The same. Sa panahon po ni Noe, saan po yung, ano po yung focus po nila sa buhay? Ito po yung focus nila. Kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa, nagtatanim, nag-ninegosyo. Katulad po ng mga unawareness test kakahapon. Hindi po ninyo nakita yung moonwalking bear. Dahil yung focus mo doon sa mga counting lang.
Kaya hindi niya napansin kahit dumadaan yung moonwalking bear. Ganon din po sa ating buhay. Habang nakafocus po tayo sa makalupang bagay na lang, kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa, yung mga hanap buhay. Kahit dumadaan po yung katotohanan, hindi po yung napapansin. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Bakit hindi po sila pumasok sa barko? Dahil hindi sila naniniwala sa baha. Kung naniwala po sila sa baha, papasok sa barko hindi? Papasok, siyempre. Darating yung baha. Kung naniwala sila sa baha, dito sila papasok. Pero, konti lang nakapasok dito dahil hindi sila naniwala sa baha. Pinaniwalaan po nila yung warning ng Diyos. Ganon din, second come. Second Pedro chapter 2 verse 6 to 7. Nasa pamamagitan din dito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Unit sa pamamagitan ng gayon din salita, ang kasalukuyan langit at lupa iningatan para sa apoy at inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Si Pedro naman, yung apostol Pedro, nabanggit po niya yung baha sa panahon po ni Noe. Si Jesus, nabanggit niya. Si Pedro, nabanggit niya. Dahil mahalaga yon. Tapos, malaking lesson po doon sa baha. Malaking lesson. Doon po sa rainbow, sabi ng Diyos, so hindi na makakaroon pa ng paghukom yung sa tubig. Baka takot sila lagi pang nakita nila yung ulan. Ay baka magugunaw din yung mundo. Para hindi sila matakot ng masyado, may rainbow. Pero ito po yung warning. Another warning. Sa apoy. Hindi sa tubig, kundi sa apoy. Ito po yung mga warning tungkol sa eternal fire. Ito po yung warning tungkol sa final war. Final war, sa final war, gagamitin po ang nuclear bomba. Pag sumabok po yung nuclear bomba, ito po ay mangyayari. Ito ang magiging salud na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakikipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman mabubulok habang sila ay nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga mata mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. At ang kanilang mga dila mabubulok sa kanilang mga bibig. Habang nakatayo pa, laman mabubulok, yung mata mabubulok sa kinalalagyan. Yung mga dila mabubulok habang nakatayo pa. Ito po yung nakita ng propeta Zacharias about future last scene. So, doon po sa barko, doon po sa story po ito, dito po sa story ng baha. Nakita po natin yung dalawang bagay, evidence, okay? God is alive. Bible is true. Bible is true. Tapos, mahalagang lesson po doon. So, kailangan po natin malaman kung bakit napahamak sila. Anong dahilan? Dahil, yun po ang nangyayari ngayon. Maraming tao rin po napapahamak dahil sa ganong mga reason. Nabinigyan sila ng warning, pero ayaw nila maniwala. Kaya hindi sila nakapasok sa barko.
Ganun din po sa ating panahon. Sa pamamagitan ng kahit sa ngayon po, wala po tayong nakikitang barko na kailangan sasakayan. Pero ito po ay paraan ng kaligtasan. Dito po may magandang balita. Kung paano maligtas tayo. Kung paano maipanganak na muli tayo. So, yun po yung kailangan po natin malaman at paniwalaan. Wala pong ibang paraan. Si Jesus is the way. Si Jesus is the truth, life. Si Jesus is the way. So, ngayon po, Eden Garden, tapos Noah's Flood. Yung dalawa po, mahalagang bagay po ito. Evidence po ito sa atin, tapos may lesson po tayo dito. Kaya bukas po, tuloy-tuloy po natin pag-aralan kung ano ang nangyayari ngayon. Kasi maraming propesya ay nakasulat sa Bible tungkol sa future. Okay? Bago pa ito nangyari, pero nakasulat na sa Bible. Kung ano ang mangyari sa future. Diba 3,500 years ago, 1,900 years ago, naisulat po nila sa Bible. Pero ngayon po, nangyayari na ito. Tapos, mangyayari pa sa future. Yun po yung pag-aralan po natin bukas. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataon, yung lugar at puso ng bawat isa sa amin. Sa loob, hanggang matapos yung itong Bible seminar, nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay makarating sa tunay na pagkaunawa sa katotohanan at pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong salita. Samahan niyo po kaming lahat hanggang sa katapusan ng itong gawain. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.